ngayon ay nandito po sila sa ating tanggapan bukod sa lahat. Gusto nating makumusta kung ano na ba yung mga naging pangyayari. Ano ang nangyari at bakit mo ba nagawang saktan si Ruth Felicis? Tunugan ko ito pong Miko. Sino si Miko? Yung katrabaho ko po. Anong naging partisipasyon ni Miko? May naging ano sila, relasyon ni Miko. Kaya ko po siya na nagawang saktan ng time na yon. Kumbaga nagselos ka? Nagselos po ako noon. Nagipagrelasyon ka sa may asawa? Opo. Tapos nagselos ka dahil yung karelasyon mo, may karelasyon ding iba? Opo, ganun na po. Sir Hermie, ano po ang pinaka gusto niyong mangyari ngayon? Ituloy ko sa kanya yung kaso kasi binabantan kami niyan. Pati yung asawa ko alam niya na binabantan, susunugin daw yung bahay ko. Kung tutuusin, kung sino mga may karapatan magselos dito, yung asawa. Opo. Shari, ganun na lang siguro muna. Sige ang po. Gawin natin. Then we will provide an update na lang sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Hermie. Magandang umaga din po, ma'am. Kami po dito ay napunta kasi nabalitaan namin na ito palang asawa ninyo ay namatay na po. Opo, ma'am. Yung February 22. Noong kayo po ay napunta sa programa, sabi ninyo si Mrs. Ho ay may cancer. Opo. So, ikinamatay po ba ni Mrs. nyo ay yung sakit po niya? Yung sakit niya, yung cancer ba, hindi na kinaya. Yung pagpunta namin, ma'am, yung ay February 7. Mm-mm. Tapos umuwi dito yung kabit. Noong doon naalaman kung pumupunta pa pala doon sa mismo sa ospital. Ito, kinukonsente ito ng magulang talaga. Yung pumunta ako, ma'am, ng February 1, talaga nakiusip sa akin yung bayaw ko na pwede. Gusto ko, ma'am, madinitis yung anak kong bunso kasi yung talagang problema. Hindi talaga yan sa akin. O gusto kong maalaman. Kaya humingi ako ng tulong kay Sir Tulpo na gusto ko madinitis talaga yung bata para malaman kung matagal na ako liloloko niyan, ma'am. Paano niyo ho nasabi, sir, na ito pong bunso ninyong anak ay hindi sa inyo? Kasi ma'am, yung buntis pa lang yung asawa ko, nagsalita na yung asawa ko na sabi doon sa pamangkin ko, buntis daw ako ba? Tapos tinanong yung pamangkin ko, sinong ama? Yung ate daw kami, yung ako. Paano daw. Paano hati ho? Yun na hindi ko alam ma'am, kasi yung kabit daw, yun to si Mubik, dalawa daw yung ama. Kaya posibleng yun itong bantang at anak kong bunso, talagang 50-50 hindi sa akin. Okay. Kasi yung itong kabit, nagtatrabaho ito dati sa Maynila. Tapos, itong biyanan ko man, di ko alam, sinusuportan pa lang yung bata. Nagsalita mismo yung kabit, pumunta yan dito sa akin. Ano ho ang sinabi? Nabigay daw niya, kantirad daw na sa 17,000 daw, nabigay niya dito sa magulang. Kasi nagsalita yung magulang, yung biyanan ko, na sinasabi daw, binibigyan daw yung kabit ng 1,000, gusto daw 1,500 daw. Kulang yung binibigay mo, dapat 1,500 daw kasi anak mo to eh. Mm-hmm. Ah, so nagsusustento na po itong kabit sa bunso niyong yung anak? Yung una pa. Hanggang ngayon ma'am, sumusuporta ba? Pero ito pong bunso niyong anak sir ay nakapilyedo sa inyo? Oo, ako po nakapilyedo. Ako nagpirma doon sa birth certificate. Noong namatay si Mrs. Dinyo, kayo po ba ay nakapag-usap pa bago po siya mamatay? Opo ma'am, kasi... Ano ho yung mga napag-usapan niyo? Pinagyakap ako yung asawa ko, yinapa. Sabi pa, lalaban ako para sa mga anak ko. Gusto kong mag-aling, gusto kong makompleto na yung pamilya ko. Mm-mm. Gusto ko makasama ko na kayo. Tapos yun ma'am, naalaman ko wala na. Yung February 22, namatay na daw. Mm-mm. So nung namatay ho si Mrs., wala ho kayo sa tabi niya? Wala ma'am, kasi mahirap lang kami. Ganyan, pamasay, gustong-gusto kong pumunta doon sa Legazpi, wala akong perang pamasay. Pero ito po ba si Mrs. noong nag-usap po kayo eh, nagsisisi na po sa mga ginawa niya? Oo, nagsisisi na po, humingi na sa akin ng sorry. Sorry na nagawa daw niya. Kasi ginawa talaga yung asawa ko dito, sobrang kahirapan nila yung biyanan ko, walang-wala talaga. Kasi yung biyanan ko trabaho lang, paglalaba, tapos yung biyanan kong lalaki, may asma pa. Kaya nagawa niyo na magpakakuha sa mga iba-ibang lalaki na narinig-rinig ko para magkaroon ng pera, binibigay yun sa biyanan.
Hindi po nakokontento si Missy sa ibinibigay po ninyo sa kanya. O, tapos itong pong Miko, yung taga Sorosogo, nagsalita, kawawa daw yung asawa ko, pinapagamit daw sa mga kaibigan niya. Mismo pa sa arap yung kabit. Mm-mm. Para magkaroon sila ng pera. Kasi ma'am, itong kabit, ma'am, talagang medyo alam-laman ko medyo dito sa munisipyo may kuha daw yan paggagamit ng drugs. Mm-mm. Tapos yung pagbugbog, pinag-denitis siya, tapos umuwi dito sa Bicol, doon nalaman nag-positive daw. Kaya di yan na makakatagal doon sa Maynila. Pero sir, kayo po ba simula nung nagsama kayo ng misis mo, hindi na talaga kayo okay netong mga biyanan mo? Pag may binibigay ako, ma'am, okay sa kanila. Pag wala, yung sinisiraan ako, kinano-ano. Wala daw akong silbi, gumawa daw ako ng pamilya, hindi ko daw kaya. Tapos bakit nagsasalita ng ganyan? Kasi yung mga anak ko, mga malaki yan, mga malasong. Pinuporsige ko yan kahit trabaho ko lang dito sa, kung magsasaka lang ako sa palayan. Gusto ko mapalamon ko yung mga anak ko galing sa pinagpawisan ko. Hindi sa mga maling gawain na magkaroon lang ng pera. Noong nalaman po ninyo na namatay na si Mrs., ano po ang ginawa ninyo? Wala, ma'am, hindi na ako doon pumunta kasi iningat ko lang yung sarili ko. Pag mawala pa ako, paano na yung mga anak ko? Kasi itong kabit, magkalapit lang yung bahay nila, tapos dyan sa likod, may shortcutan dyan. Kaya pwedeng-pwedeng pumunta pa doon yung kabit. Baka anong gawin sa akin? Na gusto akong, alin yan, saktan ako, patayin. Siyempre, gano'n lang. Pero alang-alang na lang po kay Mrs., hindi nyo man lang ba siya trinay na silipin? February 25, bumunta ako doon. Sinilip ko yung asawa ko kasi kahit papano, mahal-mahal ko yung asawa ko. Mm-mm. Kahit ganyan na, liluloko na ako yung una pa hanggang ngayon. Dapat alam yung magulang yung biyanan ko, ito nang sinimula ng pag-away namin. Dapat hindi na pinagpara-accept niya, pumunta pa doon sa bahay niya. Kasi gabi-gabi man pumupunta yan doon, yung kabit. Pero kayo po ba ni Mrs. Hindi nagkaroon ng pag-aaway or sagutan man lang? Wala, ma'am. Wala kaming sagutan. Tapos maayos niya, feeling princess niya dito. Umuwi ako galing sa trabaho, ako pa nagluluto para mapakain ko lang yung mga anak ko. Mm-hmm. Ako ba ma'am, nagluluto na ako, binibigay ko mismo yung pagkain. Siya naka-dekwatro pa yan, nakagaya, naka-silpon, kachat yung kuha, kabit. Nalaman niyo ho na kachat na yung kabit, alam ho yung mga ginawa niyong aksyon? Oo, nagkaaway-away na kami, pati yung biyanan ko talagang di siya tinitigilan na ganyan, nalalaman na may. Pero hindi ako naniwala kasi tiwala ko doon sa asawa ko, hindi ako lulukuin. Mm-hmm. Kahit dyan sa umalis, tiwala ako sa kanya. Tapos doon nagkaaway-away na kami, yung biyanan, ay yung magulang ko na wala ng malay kasi talagang hindi siya tinitigilan na yung malaman ng totoo yung bunsong anak ko na hindi sa akin yun. Pero hindi ako nakialam kasi buntis siya yun ma'am, yung tatlong buwan pa lang yung anak, yung tiyan niya. So ngayon sir na wala na nga po si Mrs. at ikaw na lang yung mag-isa na magulang po nitong mga anak mo, ano po yung balak nyo ngayon? Paano nyo po pagsasabayin itong pagtatrabaho at the same time pag-aalaga po sa mga anak mo? Doon na lang, mamporsigin mo lang para mabuhay ko yung mga anak ko, mapaaral na maayos. Tapos gusto kong umiin ng tulong kay Sir Tulpo na makahingi ako ng financial assistant lang para sa mga anak ko. Mm-mm. Kasi down talaga yung sarili ko hanggang ngayon. Di pa naalin yung stress. Tapos yun na pangyari sa asawa ko, namatay pa. Ipapaabot po namin kay Senator Raffy Tulpo para naman po makatulong sa inyo, sir. Ano po? Opo. Salamat po.